Ito si Faith at Hope, ang anak ni Sir Leo Miranda, ang amo natin. Pakilala nga ni Jane, ang isang kasambahay sa mansyon ng mga Miranda. Hey kids, ako si Ate Yen. Makangiting sad naman ni Yen, kina Faith at Hope. Kambalito kaya naman sabay nang umiti nga ang dalawang bata kay Yen. Hello po! Sabay na bati nga rin ng dalawa. Tinuro na nga rin ni Jane ang lahat ng gagawin ni Yen para hindi na nga ito malito. Sa ngayon ay nasa playroom nga ang kambal na si Faith at Hope. 5 taon pa lang kasi ang kambal. Mamaya pa uuwi si Sir Leo, ani nga ni Jane kay Yen. Kapag ganito kasing matagal makauwi si Sir, kailangan talagang bantayan ang kambal. Mabait naman ang kambal pero kapag ayaw nila sa isang tao, nagkakasundo ang kambal na may gawin kaya naman walang nagtatagal kay Faith at Hope. Mabuti nga at nahanap kaagad ni Sir Leo. Dagdag pa nga ni Jane. Narinig nga ni Yen, makakaalis lang daw ng dating katulong na nag-alaga nga sa kambal. Akala pa nga ni Yen, yun pa nga ang dating katulong pero nagulat siya dahil marami na pala ang katulong na hindi nagtagal sa kambal. Kailangan ko kasi talaga ng pera eh. Kaya nga nagpapasalamat ako na may trabaho na ako ngayon. Ani nga ni Yen, sana nga magtagal ka rito. Naku, nakakapagod kasing dumaldal sa iba eh. Sad pa nga ni Jane. Kaya naman natawa na nga lamang silang dalawa. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko naman magtatagal ako rito. Nakangiting saad na nga lamang ni Yen kay Jane. Nang magtanghali nga, ay hinanda na nga ni Yen ang mga pagkain ng kambal at pumunta sa kwarto nito para tawagin nga sila. Parang mabait naman si Ate Yen, ani nga ni Faith habang nakahiga nga sa kama. Huwag ka nga magsalita ng tapos, baka mamaya katulad lang siya ng iba. Sabi naman ni Hope na nakaupo nga sa kabilang kama, nakatabi nga ng kama ni Faith. Hindi pa naman natin siya kilala eh, baka naman mabait talaga. Saad pa nga ni Faith. Hindi nagsalita si Hope sa sinabi ng kanyang kambal. Kaya naman pumasok na nga rin si Yen na narinig nga ang pinag-uusapan ng kambal. Kids, kakain na, halina kayo. Ani nga ni Yen sa kambal na agad na patingin nga sa kanya. May problema ba? Tanong nga ni Yen nang hindi man lamang nagsalita ang mga bata. Umiling si Faith at Hope kay Yen at sabay na nga silang lumabas. Hindi na lang nagsalita pa si Yen at sumunod na nga lamang sa mga bata. Ano pong ulam, Yaya Jane? Tanong nga ni Faith kay Jane. Siyempre ang paborito niyong adobong manok. Masayang sabi naman ng katulong na si Jane sa kambal kaya naman napahiyaw nga sa tuwang dalawa. Habang kumakain ang dalawa, napansin nga ni Yen na hindi man lamang nagalaw ng kambal ang gulay na kasama nga ng adobo. Nilagyan kasi ng patatas ni Jane ang lutong adobo. Yummy! Sabi pa nga ni Faith ang matapos nga silang kumain. Agad na umalis ang dalawa sa hapag at umakyat na nga para makabalik sa kani-kanilang kwarto. Nang dahil doon ay maraming napansin nga si Yen sa inasta ng mga bata. Hindi kumakain ng gulay ang mga bata? Tanong nga ni Yen kay Jane habang nililigpit nga nila ang pinagkainan ng kambal. Hindi talaga eh. Sinubukan naman naming pakainin pero ayaw talaga ng kambal. Pati si Manang nahihirapan. Sad pa nga ni Jane. Dapat hindi laging karne ang ulam nila. Kailangan nilang kumain ng gulay. Papaano na lang kapag lumaki na sila? Masasanay sila sa ganyang pagkain. Hindi healthy sa katawan ng bata ang laging karne. Sabi pa nga ni Yen. E anong gagawin mo niyan? Tanong nga ni Jane kay Yen habang nakatingin nga dito. Kapag breakfast, anong kinakain nila? Hotdog, bacon, tosino. Kung minsan naman sandwich. Sabi nga ni Jane. Napailing na nga lamang si Yen sa kanyang narinig. Ako nang bahala sa breakfast nila bukas. Sabi nga ni Yen. Nagtataka man si Jane ay napatango na nga lamang siya kay Yen. Alas 10 na nga ng gabi nang makauwi nga si Leo kaya naman tulog na nga ang kambal. Ang tanging gising na nga lamang ay si Yen napatulog na nga sana dahil katatapos lang niyang makipag-usap sa kanyang ina. Who are you? Napatingin nga si Yen sa nagsalita at nakita nga ang isang gwapong lalaking nasa kanyang harapan. Ah,
Sir, ako po si Yen. Ako pong mag-aalaga sa kambal. Sabi nga ni Yen sa lalaki. Tinignan nga ni Leo si Yen mula ulo hanggang paa. Kaya naman parang kinabahan si Yen doon. Nasabi nga sa akin ni Manang kanina. Nasabi na ba sa'yo lahat ni Jane ang tungkol sa mga anak ko? Tanong nga ni Leo. Ah, opo, nasabi na po ni Jane sa akin, sir. Sagot naman ni Yen sa kanyang amo. Napatango na nga lamang si Leo sa sinagot nga sa kanya ng bagong kasambahay. Nagugutom po ba kayo? May ulam paborito. Sad pa nga ni Yen. No thanks, kumain na ako. Sabi ni Leo at umakyat na nga sa taas. Napatango si Yen at tinignan ng among na wala nga sa kanyang paningin. Mana naman pala sa kanyang kambal. Sabi nga ni Yen sa kanyang isipan. Napailing nga siya at pumunta na nga sa kanilang kwarto ni Jane para makatulog. Nagising si Yen ng alas 5 kaya naman lumabas na nga kaagad siya ng kwarto para makasimulang magluto ng kakainin ng mga bata. Ang bango naman yan, napatingin nga si Yen sa nagsalita at nakita nga si Linda na nakatingin sa kanyang niluluto. Gusto mo bang tikman, Manang? Ani pa nga ni Yen kay Linda. Repolyo ba to? Tanong ni Linda nang bigyan nga siya ni Yen at nilagay yon sa plato niya. Opo, Manang. Ang sarap pa. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ang sabi ni Jane para raw ito sa mga bata. Opo, Manang. Napansin ko po kasi na hindi sila kumakain ng gulay. Kaya naman naisipan kong gumawa nito. Isa kasi ito sa mga paborito kong ulam na niluluto ni inay sa akin. Ani nga ni Yen. Napangiti naman si Linda nang marinig yon. Alam mo, napakabait mo. Sana makasama ka namin ng matagal dito. Ani nga ni Linda. Sana nga po, Manang. Sana rin po kainin nila ang niluto ko. Maya-maya nga ay natapos na nga rin siya sa pagluluto ng ulam. At nagising na nga rin ang mga kambal. Kasabay nga ng ama nito. Pinantikim naman ni Yen kay Jane ang kanyang luto at gustong gusto nga ni Jane ang ulam na niluto ni Yen. Ew! Ani nga ng isa sa mga kambal na si Hope nang makita nga ang ulam na nasa mesa. What's that po? Tanong pa nga ni Faith. Hindi nagsalita si Leo at naghihintay na nga lamang din ang isasagot sa kanila ng bagong kasambahay. Ah, repolyo yan! Ani nga ni Yen. Kinakabahan pa nga dahil baka mapagalitan ng amo. Hindi ba't si Jane ang tigaluto rito? Bakit ka nagluto dyan? Tanong nga ni Leo. At saka anong nilagay mo rito? Tagtag pa nga ng lalaki. Sinubukan ko lang pong magluto kasi po hindi po kumakain ng gulay ang mga bata eh. Sabi nga ni Yen. Mahahalat ang kinakabahan nga dahil nanginginig nga ang kanyang mga kamay. Anong karapatan mo? Napakialaman ang mga pagkain gusto at ayaw nila. Tanong pa nga ni Leo. Nagtawa na naman sina Faith at Hope nang makita ang reaksyon ni Yen. Samantalang si Yen naman, naiiyak nga sa takot kay Leo. Pasensya na po, ani nga ni Yen at umupo. Si Jane at Linda naman nakikinig, naaawa nga kay Yen. Hinawakan nga ni Jane ang kamay ng bagong kaibigan para naman maramdaman nga ni Yen na hindi siya nag-iisa. May ibang ulam po ba, Yaya Jane? Tanong pa nga ni Hope. May bacon at hotdog sa kusina. Pakilagay na lang dito, Jane, para makakain na rin ang mga bata. Sumunod na nga lamang kagad si Jane at kinuha ang ulam sa kusina. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil sa kanilang ulam. Umiwas nga ng tingin si Yen dahil doon. Siguro kapag si nanay pinaglutuan ko, mauubos nito kahit siya lang. Sabi nga ni Yen sa kanyang sarili. Natapos ang kumain ng mag-aama at palis na nga sana para pumasok sa trabaho nang magsalita si Linda. Paano tong luto ni Yen? Tanong nga ni Linda kay Leo. Kainin nyo na lang, Manang. O pwedeng itapon na lang. Parang kumirot naman ang dibdib ni Yen sa kanyang narinig. Pinaghirapan niya yun eh. Dapat hindi na lang pala ako nagluto, na sayang lang. Paborito ko pa naman yun. Gusto ko lang naman na matikman ng mga bata ang luto ko na gulay. Naiiyak pa nga ito dahil mababaw nga ang luha niya. Napatingin si Yen sa pintuan ng buksan ngayon. Pumungad sa kanya si Jane na dala nga ang ulam na kanyang niluto. Yen, kainin na lang natin to, huwag ka nang malungkot dyan. Hindi nagsalita si Yen at tumango na nga lamang kay Jane. Nang magtanghali na nga nakatulog nga ang kambal,
kaya naman nakabantay lang si Yen sa pagising ng mga to. Baka kasi manghingi nga ito ng makakain sa kanya. Napatingin nga si Yen sa picture frame na nasa wall. Nakita niya ng isang magandang babae na kasama ng amo niyang si Leo at malaki ang tiyan nito. Ang ganda ng asawa ni Sir. Mahinang saad nga ni Yen habang tinitignan nga mga larawan. Nakita pa nga niyang ilang mga baby pictures ng kambal kasama ang ina nito. Mommy, Mommy! Napatingin nga si Yen kay Hope nang sumigaw nga ito. Napansin ni Yen na pinagpapawisan na nga ang bata. Umiiyak na nga ito. Kaya naman agad nga siyang lumapit kay Hope para gisingin ito. Hope, gising na. Binabangungot ka. Sad nga ni Yen kay Hope. Nagising naman kaagad si Hope pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Kaya naman iyakap nga ni Yen ang bata. Nang tumigil nga sa pag-iyak si Hope, ay dahan-dahan nga siyang humiwalay kay Yen nang mapagtantong magkayakap nga silang dalawa. Okay ka na? Tanong nga ni Yen kay Hope at hinaplos nga ang buhok nito. Dahan-dahan namang tumango si Hope kay Yen. Napansin din ni Yen na nagising na nga si Faith dahil sa ingay kanina. Salamat po. Sad na nga lamang ni Hope kay Yen. Napansin din ni Yen na nagising na nga si Faith dahil sa ingay kanina. Thanks. Sad ni Hope kay Yen. Ngumiti naman si Yen kay Hope dahil sa sinabi nga nito. Tumayo nga si Yen para sana lumabas nang tawagin nga siya ni Hope. Kaya napalingon nga siya dito. Ano yun Hope? Malambing na tanong nga ni Yen sa bata. Nagugutom po ako, sabi nga ni Hope. Ah sige, maghahanda ako ng merienda para sa inyo. Saad naman ni Yen at lalabas ang asana pero nagsalita na naman si Hope. Huwag niyo po kaming iwan. Nagulat naman si Yen sa biglang lumabas nga sa bibig ni Hope pero palihim lang siyang napangiti. Parang nawala ang sakit na nararamdaman niya kanina nung almusal na napagalitan nga siya. Sama po kami sa inyo. Dagdag pa nga ni Faith, kaya naman tumango na nga lamang si Yen sa kambal at sabay na nga silang bumaba at pumunta sa kusina. Nagtaka naman ang ilang mga kasambahay nang makita nga yun. Alam kasi nila ang nangyari kaninang umaga. Kagawa ko ng sandwich ha, pero lagyan natin ng repolyo, sabi pa nga ni Yen sa kambal. Nagkatinginan pa nga ang dalawa dahil narinig nga nilang pangalan ng gulay na hindi naman nila kinakain. Napansin yun ni Yen kaya naman napangiti siya. Makinig kayo sa akin girls. Huwag niyong sayangin ang pagkain at saka dapat kumain kayo ng gulay. Mas sustansya dapat ang mga pagkain na kinakain natin para naman lumaki tayong healthy at maganda. Nakangiting sabi nga ni Yen sa kambal. Okay po, mahinang sabi ng kambal. Parang napilitan nga dahil doon. Napangiti si Yen sa sinabi ng kambal sa kanya at agad na gumawa nga ng merienda para sa mga to. Nang matapos nga ay sa pool area sila tumambay at pinakain na nga niyang kambal. Masarap di ba? Nagkatinginan nga ang kambal na sila Faith at Hope nang matikman ang gawa ni Yen at sabay na nanlaki ang mata dahil masarap naman talaga ang sandwich na yon. Anong lasa? Tanong nga ni Yen sa kambal. Masarap naman po, sabi nga ni Hope. Pinipigilan ng sarili na magsalita ng maganda. Medyo hindi pa kasi sila tiwala sa bagong mag-aalaga nga sa kanila. Napangiti naman si Yen sa kanyang narinig mula kay Hope. Bakas sa mukha nga ng dalawa na nagustuhan nga ng kambal ang kanilang kinaing sandwich. O sige, kain lang kayo ng kain. Ano bang gusto niyong ulam mamaya? Tanong pa nga ni Yen sa kambal. Adobo po, sabay na sabi naman nila. Nag-adobo na kagabi ah. Gusto niyo na naman ang adobo? Paborito niyo talaga yun no. Sad nga ni Yen sa dalawa. Adobong baboy naman po, sabi nga ng kambal. Napaawa nga ang bibig ni Yen sa kanyang narinig. Gusto niyang magluto ng adobo pero hindi karne. Dapat masanay nga ang kambal sa pagkain ng gulay. Magluluto ako ng adobo mamaya, sabi nga ni Yen sa kambal. Tinignan nga niya ang kambal na ngayon ay patuloy nga sa pagkain ng gawa nga niyang sandwich. Kamukhang-kamukha nga ng kambal ang kanilang ama. Masaya naman si Yen sa kanyang nakikita ngayon. Nang matapos nga ay tatayo na nga sana si Yen
para ligpitin ang pinagkainan ng kambal nang mapalingon nga siya sa dalawa dahil tinawag nga siya nito. Bakit may problema ba? Tanong nga niyan sa dalawa. Sorry po, sabay na sabi ng kambal. Parang nahihiya pa nga ang mga tukayin. Kumunot naman ang noon niyan dahil sa kanyang narinig. Bakit naman kayo nagsasorry? Nagtatakang tanong nga niyan sa mga to. Kasi po napagalitan ka ng daddy namin kanina at napagtawanan ka po namin, sabi nga ni Faith habang nakatingin nga kay Yen. Napangiti naman si Yen dahil doon at hinaplos ang buhok nga ng kambal. Wala yun. Kasalanan ko rin naman eh. Dapat hindi ako makialam sa gusto niyong kainin. Isa pa, naiintindihan ko naman ang daddy niyo, sabi nga ni Yen. Narinig po namin na naiyak ka po. Sorry po talaga dahil umiyak ka po kanina dahil po sa amin. Cute na cute pa nga nasabi ni Faith. Naku, huwag niyo nang isipin ang mga bagay na yon. Mabilis lang talaga akong umiyak. Kahit na maliit na bagay lang naman, sabi nga ni Yen sa kambal. Susubukan po namin kumain ng gulay, sa adaman ni Hope. Napawa nga ang labi ni Yen sa kanyang narinig pero dahan-dahan ding tumangaw ang kambal. Mabuti, kasi masarap iluluto ko sa inyo mamaya, nakangiting sabi pa nga ni Yen sa kambal. Nang matapos nga sila ay pumasok na nga sa loob ang tatlo, pinaliguan na nga muna ni Yen ang kambal tapos hinayaan na nga lamang niya ito sa playroom. Nagulat pa nga si Yen dahil biglang lumapit nga sa kanya si Jane na mukhang nagtataka. Bakit? Tanong nga ni Yen kay Jane na nakatingin nga sa kanya. Parang ang saya mo ah. Tsaka narinig ko sa ibang kasambahay na nag-uusap kayo ng bata. Ikaw ah, buti na palumbot mo ang mga puso nila. Tanong nga ni Jane kay Yen. Hoy, hindi naman kasi matigas ang puso nila. Siguro nagkulang lang sa aruga, ani nga ni Yen. Sana lang talaga magtuloy-tuloy yan. Sayang kasi kapag maghahanap na naman ng iba eh, sabi pa nga ni Jane. Alam mo Jane, kalinga lang naman ang isang inaanghanap ng mga bata. Gusto nila yung mag-aalaga sa kanila. Eh yung isang tao na ituturing talaga silang anak, sabi nga ni Yen. Yun kasi ang kanyang napansin habang nakatingin sa kambal. Yan nga rin ang naisip namin ni Manang. Paano ba naman kasi yung mga dating naglalaga? Eh, walang ibang ginawa kundi mag-cellphone o kung ano-ano pa. Nagagalit tuloy si Sir. Kaya pala napagalitan ako kanina. Hayaan mo na nga yun. Kalimutan mo na. So anong pinag-usapan niyo ng dalawa? Wala po Manang, tungkol lang naman po sa mga pagkain. Mga mabababaw lang. Ikaw Jane, wag mong idami sa pagiging chismosa tong si Yen. Grabe naman Manang Linda, hindi kaya kami nagchichismisan. Napailing na nga lamang si Linda. Naghiwalay na nga rin muna si Yen at Jane dahil may tatapusin pa nga sila. Maya-maya nga, pagbukas ng pintuan sakto naman na tumunog nga ang cellphone ni Yen. Nay, kamusta po? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan anak. Kamusta naman dyan sa Manila? Okay ka lang ba? Tanong nga ni Gemma sa anak. Napatingin nga si Yen sa kambal na naglalaro nga sa loob at napangiti. Abala ang kambal, kaya naman hindi nila napansin si Yen. Ayos lang po nanay, mabait naman po ang mga alaga ko, pati na po ang amo ko. Mabuti naman anak, mag-ingat ka palagi dyan ha, sabi pa nga ni Gemma. Opo naman nay, ako pa, strong yata ako. So nasaan po si Francis, kakausapin ko po. Sige sandali anak. Eh, narito gumagawa ng kanyang activity ang kapatid mo. Francis anak, halika kakausapin ka raw ng ate mo. Ate, hello po, bakit po? Tanong nga ni Francis nang mahawakan nga ang cellphone ng ina. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Tanong nga ni Yen sa kanyang kapatid. Okay naman po ate, gumagawa nga po ako ng plates ngayon eh. Ipapasa ko na po kasi next week, sabi nga ni Francis sa kanyang ate Yen. Mabuti naman kung ganun. Huwag mong pabayaan ang sarili mo dyan ha, tsaka si inay. Magpapadala ako ng pera next week. Bayaran nyo na yung utang natin kay Aling Feli. Saad pa nga nito? Opo ate, mag-ingat kayo. Tinago na nga niya ng cellphone at tuluyan na nga siyang pumasok sa loob ng playroom. Napansin na nga siya ng kambal na ngayon ay nakatingin nga sa kanya. Buti pa po kayo,
May mommy pa po kayo. Sad nga ni Faith kay Yen. Sinaway naman ni Hope ang kambal matapos nga sabihin ang bagay na yun. Nandiyan naman ang daddy niyo ah. Sabi nga ni Yen sa mga bata. Iiba pa rin po kasi ang kompleto ang pamilya eh. Yung may mommy po kami, nung pinanganak daw po kasi kami, yun din daw po ang araw na namatay si mommy. Sad nga ni Faith. Hindi nakapagsalita si Yen sa kanyang narinig. Masakit nga para sa kanya. Sa murang edad ng kambal na maramdaman nga nila ang sakit na yun. Tama nga si Yen. Kailangan ng mga bata ng kalinga ng isang ina dahil alam naman niyang abalang ama nila Faith at Hope. Alam niyo po, kaya walang nagtatagal sa amin. Kasi po ayaw naman namin na sila mismo ang umalis balang araw. Alam naman po namin na alis lang din po sila eh. Katulad po ng pagkawala ni mommy. Kaya po ang ginagawa namin ni Faith, paalisin na lang po namin sila na nauna. Yung tinatakot po namin sila para naman hindi sila magtagal, kaya lang napagod na po kami eh. Pero meron po kasing isang beses, nasaktan po kami ng dating nag-aalaga sa amin dahil po sa kakulitan namin. Sumbong pa nga ni Hope kay Yen. Kaya po ang mga trato namin sa bagong nahanap ni Dad na mag-aalaga po sa amin ay pare-pareho lang. Natatakot po kasi kami. Kumirot nga ang dibdib ni Yen sa kanyang mga narinig mula sa kambal. Hindi niya akalaing ganito na pala kalalim ang sakit na nararamdaman ng kambal. Bukas na bukas kasi ang isipan ng mga bata sa lahat. At matatalino nga ang mga to, kaya naman ganito na nga lamang kung mag-isip sina Faith at Hope. Kaya grabe na nga lamang masaktan ang kambal kahit nasa murang edad pa nga lang ang mga to. Pasensya na mga bata ha? Pero alam nyo, umaasa ako na magtatagal ako rito. Gusto ko pa kayong maalagaan ng matagal. Kahit nakakasimula ko pa lang, gusto ko rin kayong makilala pa ng husto. Sabi nga kaagad ni Yen sa mga bata. Sorry po talaga sa nangyari kanina. Umiling naman si Yen. Okay lang, naiintindihan ko. Mukha po kayong mabait. Sambit pa nga ni Faith, sabay ngumiti nga kay Yen. Kung gusto nyong makipagkaibigan sa akin, okay lang. Tawagin nyo lang ako ng Ate Yen. Kapag gusto nyong makipag-usap sa akin o makipagkwentuhan, nandito lang naman ako. Sabi pa nga ni Yen sa dalawa. Nagkatinginan pa nga ang kambal sa kanilang narinig. Narinig na nga nila yon sa mga dating kasambahay na nag-alaga nga sa kanila, pero iba ang nararamdaman nila kay Yen. Pakiramdam nila ay hindi nga sila iiwan ng dalaga. Promise po? Sabay na sabi pa nga ng kambal kay Yen. Tumango naman si Yen at ngumiti pa. Promise. Sabi nga ni Yen at ngumiti nga sa dalawang bata. Kapag nangako ko, hinding-hindi ko sisirain yun. Sad pa nga ni Yen. Ngumiti nga ang kambal at nagulat nga si Yen nang yakapin nga siya bigla ng mga to. Nadatnan nga ni Linda na ganun nga ang sitwasyon ng tatlo, kaya naman nagulat nga siya sa nakita, pero hinayaan na nga lamang niya si Yen para hindi nga sila maistorbo. Sa paglipas ng mga araw at linggo, kapansin-pansin ang pagiging malapit nga ni Yen sa kambal, kaya naman nagulat nga ang kasambahay ron. Sila Jane at Linda, ganun din ang naging reaksyon. Dahil isang buwan lang naman ang pinakamatagal na nagtagal nga ang dating katulong na nag-alaga nga sa kambal. Samantalang si Yen ay halos magdadalawang buwan na nga na nasa mansyon at nagbabantay nga sa kambal. Huy, ang galing mo naman, sabi nga ni Jane sa kaibigan ng maggabi na nga at matapos na nga sila sa kanikanilang mga trabaho. So naman, nagtatakang tanong ni Yen. E di sa kambal, paano mo nang gawa yun ha? Mukhang aabot ka pa talaga ng isang taon dito ha. Nakangiting sabi nga ni Jane na tila excited. Huwag ka nga, baka mamaya kabaliktaran yung mangyari sa akin eh. Saad naman ni Yen. Mangyayari yan, sabi nga ni Jane. Mangyayaring hindi na ako magtatagal dito sa mansyon? Napailing si Jane at natawa. Ano ka ba? Ang ibig kong sabihin, mangyayari na magtatagal ka at aabot ka pa ng 1 year. Gusto mo habang buhay ka na rito eh. Saad pa nga ni Jane. Nagpatuli pa nga sila sa tawanan. Kinabukasan ay si Yen na nga ang nagluto ng almusal. Fried rice, pritong repolyo na may kasamang itlog at harina. Tapos hotdog at egg. Kung sakaling hindi kumain si Leo.
Ngayon lang ulit kasi, naluto na yan ang pritong repolyo na may kasamang itlog at harina. Gusto niyang ipatikim nga sa kambal ang niluto niya nung unang araw nga niya pa lang sa trabaho na hindi natikman ng kambal dahil nagalit nga si Leo. Wow! My fave! Sabi pa nga ni Jane. My fave ka riyan. Bakit ikaw bang kakain ha? Sad pa nga ni Linda. Si Manong naman, ang aga-aga ang sungit. Sabi pa nga ni Jane. Napailing na nga lamang ang matanda at bumaling kay Yen. Oh, ihatid mo na yan doon, nagugutom ng mga bata. Opo, Manang. Ano pong ulam? Sad nga ng kambal. Napatingin na nga rin si Leo na kaninang madaling araw lang nakauwi. Galing kasi si Leo sa Italy para sa isang conference. Nilapag nga niya ng ulam sa mesa at tinignan ang reaksyon ng kambal. Ate, sabi ni Faith at tumingin kay Yen. Gumiti lang naman si Yen sa kambal. Alam niyang magsasalita ang among si Leo kaya naman inunahan na nga rin ni Yen ang lalaki. Kids, di ba ang sabi ko kailangan natin ng gulay sa katawan natin? Isa pa, niluto ko to para sa inyo. Special itong niluto ko para sa special ng mga mahal ko. At kayo yun. Kaya sige na, kahit tikman nyo na lang. Kapag hindi nyo nagustuhan, wala na akong magagawa pa. Kami na lang kakain ito. Nakangiting sabi nga ni Yen sa kambal. Nagkatingin na naman ang kambal dahil nga sa kanilang narinig mula kay Yen. Nakatingin lamang si Leo sa kanyang mga anak. Naghihintay nga sa gagawin ng kambal. Okay po, gusto po naming tikman. Nilagyan na nga niya ang plato ni Faith at Hope tapos hinintay nga niya. Nagkatinginan nga ang kambal ang matikman nila ang ulam. Hindi nila inaasahan na sobrang sarap pala nito kahit parang simple lang ang luto. Kaya naman napangiti pa nga lalo si Yen ang makitang nasarapan nga ang kambal. Napatingin si Yen kay Leo na hindi man lamang tinikman ang luto niya. Masungit pa rin hanggang ngayon. Mabuti na nga lamang may mga pagkakataon naman na kaswal nga sila ni Yen. Sir, gusto niyo pong tikman? Nakangiting tanong pa nga ni Yen sa lalaki. Iiling na nga sana si Leo nang magsalita nga ang kanyang mga anak. Tikman niyo po daddy, masarap po siya! Tuwang-tuwa na sabi ni Faith. Walang nagawa si Leo kundi ang tikman ang luto ni Yen. Ano daddy, masarap po ba, di ba? Ani pa nga ni Faith's ama. Yes, tipid lang naman na saad ni Leo sa anak. Kaya naman nang matapos ngang kumain ng mag-aama, hindi na nga nawala ang ngiti sa labi ni Yen. Huy, baka naman mapunit ang labi mo, kakangiti riyan ha, sabi ni Jane. Nagtatakang tanong naman ni Yen, pagkatapos ngang itago nga ang kanyang pamumula at ngiti. Ha? Sinong umingiti ha? At saka umiling-iling pa. Sus, huwag ka nga mag-inarte riyan. May gusto ka kay sir no? Nakangising pa nga asar pa nga ni Jane. Agad namang umiling si Yen. Ano ka ba? Baliwala. Kaso may girlfriend na kasi si Sir eh. Teka, parang fiancé na ata. Sabi pa nga ni Jane kay Yen kaya naman wala na nga talaga ang ngiti sa labi ni Yen. Sa isip-isip niya, may girlfriend na pala si Sir? Sad nga niya. Oh, inatahimik ka riyan. May gusto ka talaga kay Sir no? Malakas na tanong pa nga ni Jane kay Yen. Hay, ano ka ba? Kapag may nakarinig sa'yo, lagot ka talaga sa akin. Baka mamaya maniwala sila eh. Sad pa nga ni Yen sa kaibigan. Eh kasi naman ang tahimik mo na eh. Sabi naman ni Jane. May iniisip lang ako ito naman. Porket tahimik yung tao may gusto na kaagad kay sir? Pagtatanggi ni Yen. Sorry na. Tsaka nag-peace sign nga si Jane. Hindi na nga lamang nagsalita si Yen. Pero nanatili nga ang isip niya. Nang nalamang may girlfriend na nga ang among si Leo. Sir, pinapatawag mo raw po ako? Tanong nga ni Yen nang marating nga sa office ni Leo. May opisina kasi si Leo sa kanyang malaking mansyon. Maupo ka Yen, sad nga ni Leo. Kinabahan naman si Yen dahil baka may kung anong sasabihin nga sa kanya ang amo. Natatakot siyang papagalitan na naman. May business trip ako sa Japan bukas. Isang buwan ako ron. Gusto kong isama ang mga bata. Sabi nga ni Leo kay Yen. Kumunot naman ang noon ni Yen dahil bakit pa nagpapaalam sa kanya si Leo tungkol sa bagay na yun. Magsasalita na nga sana si Yen nang biglang magsalita na naman si Leo.
At ikinagulat nga ni Yen ang sunod na sinabi nga sa kanya ng amo. Gusto ko sana na sumama ka sa amin. Hindi ko kayang alagaan ang kambal, lalo na at may trabaho rin ako nga asikasuhin. Sabi nga ni Leo. Nanlaki ang mga mata ni Yen sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na makakapunta nga siya ng ibang bansa at sa Japan pa talaga. Isasama siya ng kanyang amo. Teka, may problema ba? Tanong nga ni Leo kay Yen at agad namang umiling si Yen sa kanyang amo. Wala po sir. Sige po, maghahanda po ako ng damit ng mga bata. Sabi nga ni Yen kay Leo. Konti lang ang dalhin mo. Doon na tayo bibili ng iba sa Japan. Sige po sir. Tumangon na nga lamang si Leo at lumabas na nga si Yen para ayusin na nga ang ilang mga gamit niya at ng kambal. Tinawagan niya rin ang ina para makapagpaalam. Kinabukasan ng magising nga si Yen, kinausap ka agad siya ng kaibigan na si Jane. Grabe naman, kinikilig ako. Sabi nga ni Jane kay Yen, kaya naman kumunot ang noon ni Yen. Kinikilig san? Nagtatakang tanong ni Yen kay Jane. Kasi makakasama mo ng isang buwan si Sir sa Japan. Ikaw pa lang ang babaeng madadala ni Sir sa Japan at ang swerte-swerte mo talaga, friend. Sabi pa nga ni Jane. Ano ka ba? Mabait lang talaga si Sir, kaya isasama niya ako at isa pa. Wala daw kasing mag-aalaga sa mga bata kapag magtatrabaho si Sir doon. Sad nga ni Yen. Napatango na nga lamang si Jane sa kanyang narinig. Saka bakit ka kinikilig? May girlfriend nga si Sir, diba? Mamaya bigla na lang yung sumulpot. Wala pa naman si Ma'am Mila eh, nasa France pa. Ewan ko nga kung kailan ang balik noon. Hindi naman nakapagsalita si Yen sa kanyang narinig. Kaya pala, hindi niya makita-kita ang kasintahan ng amo dahil wala naman pala ito sa Pilipinas kundi na sa ibang bansa. Matapos ngang makapagkwentuhan, pinaalam na nga ni Leon, aalis na nga sila. Nagpaalam na nga sila sa mga kasama. Nang makasakay nga sa private plane, ay gusto ng kambal na makatabi si Yen kaya naman pumayag nga si Leo dahil abala rin naman siya sa kanyang laptop. Sa 13 hours na biyahe nila papuntang Japan, nakatulog nga si Yen at ang kambal. Pero si Leo, abala nga sa mga makaabang na trabaho niya sa Japan. Kaya naman nang makarating nga sila sa Tokyo, ay excited na nga ang kambal pati na nga rin si Yen, samantalang si Leo naman pagod nga dahil walang tulog, kakatrabaho kahit nasa biyahe. Daddy, pasyal po tayo! Sabi nga ni Faith sa ama. Later anak, pagod ang daddy, magpahinga muna tayo. Sad nga nito at sumimangot na nga lamang si Faith, pero ngumiti lang sa kanya si Yen. At sinabing papasyal sila mamaya. Nakarating nga sila sa isang malaking bahay na nirentahan ni Leo. Peter, pakiayos na lang ang mga gamit. Opo sir, pumunta nga si Yen sa magiging kwarto ng kambal at inayos ang mga gamit ng bata. Ate Yen, sa amin ka na po tumabi. Sabi nga ni Faith kay Yen. Oo nga po ate, please. Sabi naman ni Hope. Nagsabay pa nga si Faith at Hope sa pagsabi ng please. Wait lang. Ipapaalam ko na muna sa daddy niyo ah, baka kasi hindi siya pumayag eh. Okay lang, na dito ka matulog sa kanila. Biglang sabi nga ni Leo na nasa likuran pala. Tumili naman sa tuwa ang kambal at agad na lumapit nga sa ama para yumakap dito. Thank you po, daddy! Sabay na sabi pa nga ng kambal. You're always welcome, eh, babies? Nakangiting sabi ni Leo sa mga anak. Nang gabing yun ay nagpahinga na nga muna silang lahat dahil sa pagod. Kinabukasan naman, nang magising ay excited nga ang kambal dahil mamamasyal sila. Pero tatlo lang sila dahil hindi kasama si Leo. May meeting kasi ito. Hindi alam ni Yen ang pasikot-sikot sa Japan kaya naman sinamahan nga siya ni Peter, ang assistant nga ni Leo. Wow! Ang ganda ng cherry blossoms! Masayang sabi nga ng kambal at nagpakuha nga ng litrato ron. Ate Yen, sama ka po sa amin! Sabi nga ni Faith. Kaya naman nagpakuha nga sila ng litrato kay Peter. Manghang-mangha naman si Yen sa ganda ng view. Nagsaya nga silang tatlo sa mga napuntahan nila kaya nga nang makauwi ay pagod na pagod nga sila. Wala pa nga si Leo nang makauwi sila. Nadatnan nga lang nila ang dalawang bodyguard na naroon. Bakit naman malungkot ang babies?
Tanong nga ni Yen nang matapos nga siyang mag-half bath at makita nga ang kambal na nakaupo sa kama at parang hindi nga maipinta ang mukha. Kasi po, wala ang daddy kanina tapos pag-uwi natin dito wala pa rin po siya. Sabi nga ni Hope, akala ko po bakasyon ang pinunta natin dito pero trabaho pa rin po pala ni daddy. Sabi pa nga ni Faith, napabuntong hininga nga si Yen. Huwag na kayong masad, halinga kayo rito. Mag-ice cream tayo bukas, gusto nyo ba yon ha? Nakangiting sabi ni Yen. Talaga po? Oo naman. Siyempre gusto mo ng strawberry ice cream, di ba? Yun ang bibilhin natin. Masayang sabi nga ni Yen kay Faith. Yay! Sad nga ni Faith nang marinig nga yon kay Yen. At siyempre ikaw naman Hope, ang sayo ay cookies and cream kasi yun ang favorite mo. Nakangiting sabi nga ni Yen sa kambal ni Faith na si Hope. Thank you po ate! Nakangiting sabi ni Hope. O sige na matulog na kayo para naman may gana tayo bukas sa pagkain ng ice cream. Masayang sabi nga ni Yen. Good night ate! Nakaidlip si Yen pero agad din naman ang gising na makaramdam na parang may tao nga sa loob ng kwarto nang siya ay magmulat. Nakita nga niya si Leo na humalik nga sa anak nito. Napabango naman bigla si Yen na nasa gitna nga ng kambal. Nagkatinginan nga sila ng mga ilang segundo rin ni Leo kaya naman bumilis ang tibok ng puso ni Yen na hindi malaman nga ang dahilan. Pasensya na kung nagising kita. Seryosong saad nga ni Leo kay Yen. Naku, okay lang po sir. Pasensya na po ha, nakatulog na po ako dito. May sasabihin din po sana ako sa inyo. Nagtaka si Leo. Ano yon? Tungkol po sana sa mga bata. Hindi naman po sa nangingialam ako ha kasi wala naman po akong karapatan talaga sa paraan po ng pagpapalaki at pag-aalaga nyo sa kanila. Kasi kayo naman po talaga yung ama eh. Pero kasi po gusto po ng mga bata na makasama po sana kayo sa pamamasyal. Kahit bukas lang po sana. Nalulungkot po kasi sila na wala po kayo sa tabi nila palagi. Opo, at magkakasama nga po kayo rito sa Japan. Pero iba pa rin po talaga. Kahit maglaan lang po sana kayo ng kahit isang araw para sa kanila. Huwag po muna sanang tungkol sa trabaho. Kinapkabahan nga si Yen dahil baka biglang sigawan nga siya ni Leo sa sinabi niya. Napatango-tango na nga lamang lalaki. Naintindihan ko naman Yen. Kung saan nanggagaling ang mga sinasabi mo, ginagawa ko lang naman ang mga to para sa amin. Para kapag lumaki na sila, hindi sila mahirapan sa mga gastusin. Sabi nga ni Leo. Naiintindihan ko po sir. Sad nga ni Yen. Hindi na rin naman nagsalita pa si Leo at lumabas na nga ng kwarto pero namangha siya kung paano nga ipagtanggol ni Yen ang kambal at kung gaano nga ito ka-concerned sa kanila. Ngayon nga lang siya nakakita ng isang babae na sincere nga na sobrang concerned sa mga bata. Bukod nga sa mga kasambahay nila na loyal. Napatingin si Yen sa pintuan at napasapo na nga lamang sa noo. Ano ba yan Yen? Baka mamaya matanggal ka na talaga sa trabaho niyan sa pangingialam mo eh. Mahinang sabi nga niya. Napatingin siya sa kambal na mahimbing na natutulog. Kaya naman nating tatlong mag-ice cream bukas. Hayaan mo na. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal ang kambal, tumadaldal nga sila sa hapag. Hanggang sa natapos nga silang kumain, tahimik lang sila Leo at Yen. Nanood na nga muna sila ng isang movie na rated PG bago nga sila umalis. Nagtataka pa nga si Yen dahil hindi pa nga umaalis si Leo. Alam naman kasi ni Yen na may trabaho pa nga ito. Pupunta po ba tayo ng mall? Tanong nga ni Faith kay Yen nang matapos nga nilang mapanood ang movie. Yes Faith, doon na rin tayo kakain ng ice cream. Sabi pa nga ni Yen gaya nga ng pinangako niya. Ngumiti naman ang kambal sa kanilang narinig mula kay Yen. Nagbihis na nga sila at paalis na nga sana pero nagtaka si Yen nang mapansing wala si Leo. Daddy, sasama ka po sa amin? Tanong nga ni Hope nang biglang lumabas nga si Leo sa kwarto nito nang nakabihis. Nagulat naman si Yen doon pero inaasahan nga niyang hindi naman sasama si Leo. Yes, sweetie. Nakangiting sabi nga ni Leo sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Yen nang marinig yon. Napatingin siya kay Leo. Nayakap-yakap na nga ang kambal dahil sa sobrang tuwa. Kaya pala wala ang driver
dahil ang amo pala nila ang sasama sa kanila. Nakonsensya ba siya sa mga sinabi ni Yen sa kanya kagabi? Ani nga ni Yen sa isipan. Sabay-sabay na nga silang lumabas ng bahay at si Leo na nga ang nagmaneho ng sasakyan na nirentahan nga nila. Nasa likod ang kambal habang siya naman ay tumabi kay Leo sa harapan. Nang makarating nga sila sa mall ay parang nasa kanilang apat na nga ang atensyon ng mga naroon. Guwapo naman kasi si Leo kaya pati mga hapon na aakit niya. Ani nga niyan sa isipan. Daddy, pili po tayo ng clothes, sabi ni Faith sa ama. Of course, pumili na kayo ni Hope, nakangiting sabi nga ni Leo sa anak. Excited naman na pumili nga ng mga damit sila Faith at Hope. Nakangiti lang naman si Yen sa kambal na mababakas nga ang saya sa mga mukha nito. Mabuti naman po at nakagawa kayo ng paraan, sabi nga ni Yen kay Leo. Since ako naman ang boss, napagdesisyonan ko na magpahinga muna kahit isang linggo lang. Tama ka, naisip ko kasi ang mga sinabi mo dati. Alam mo bang, ikaw lang ang nakapagsabi sa akin ng mga yan? Sad pa nga ni Leo kay Yen. Hindi nakasagot si Yen sa narinig mula kay Leo. Yung mga dati kasing katulong ng kambal, wala namang pakailam. Kaya nga mangha ako ngayon na sinabi mo sa akin ang mga napansin mo tungkol sa anak ko. Ikaw din ang kaisa-isang babae na nakapagpakain ng gulay sa kanila at ang babaeng mahal na mahal ang mga anak ko. Dagdag pa nga ni Leo. Napangiti naman ang babae. At sa ngiting yun, parang nabighani nga talaga ng sobra si Leo. Sabay sabi nga ni Yen, ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Mabait po si Faith at Hope, kaya naman mahal na mahal ko silang dalawa. Nakangiting sabi pa nga ni Yen, habang nakatingin nga sa kambal na pumipili nga ng kanika nilang mga damit. Thank you, Yen. Seryosong sabi pa nga ni Leo kay Yen. At hindi na naman alam ni Yen kung bakit sobrang bilis nga ng kabog ng kanyang dibdib. Daddy, tapos na po kami. Sabay na saad nga ng kambal kay Leo. Okay, tara na. After this, bibilhan din natin si Yen. Saad nga ni Leo kaya naman mas lalong natuwa si Faith at Hope dahil doon. Huwag na po sir, sabi naman ni Yen. Umiling naman si Leo kay Yen kaya wala nang ang nagawa pa si Yen kundi ang mamili na nga lamang din ng ilang damit. Tinulungan pa nga siya ng kambal na akala mo ay kasing edad nga ni Yen dahil magagaling nga rin itong pumili ng babagay nga kay Yen. Cute family, sabi pa nga ng isang matandang babae nang makita nga sila Yen. Napatingin naman si Yen at Leo ron tapos ngumiti na nga lamang. Nag-init ang mukha ni Yen dahil doon. Napagkamalan pa nga siyang ina ng kambal at asawa nga niya, si Leo. Matapos nilang bumili ng damit, pumunta na nga sila na sa ice cream shop para naman makakain na nga rin ng kambal. Si Leo na nga ang umorder ng ice cream habang naghihintay naman sa table, sila Yen kasama nga ang kambal. Ate, nasabi mo po kay Daddy ang favorite namin? Tanong nga ni Faith. Yes, Faith. Sinabi ko sa kanya para yun ang bilhin niyang flavor ng ice cream. Nakaiting bulong pa nga ni Yen kay Faith. Ikaw po, ano pong paborito niyong flavor ng ice cream? Tanong naman ni Faith. Ako? Gusto ko yung cookies and cream. Nakangiting sabi ni Yen. Bago pa man makapagsalita si Faith, dumating na nga si Leo na may dalang tray na may ice cream. Kukunin na nga sana ni Hope ang cookies and cream na para nga sa kanya, kaya lang nagtaka siya ng strawberry ice cream ang ibinigay sa kanya ng ama. At ang cookies and cream naman, ibinigay nga ni Leo kay Faith. Nagkatinginan tuloy ang tatlo dahil doon. Bakit, ayaw niyo ba? Nagtatakang tanong pa nga ni Leo nang mapansin ang reaksyon nga ng mga anak. Daddy, kay Faith po ang strawberry, akin po yung cookies and cream na flavor, sabi naman ni Hope sa ama. Kaya nga po dad, nagkapalit po kami. Sorry twins, I forgot. Ani nga ni Leo at pinagpalitan nga lamang ang ice cream ng mga anak. Kakasabi lang po ni ate sa'yo tapos nakalimutan mo na po agad. Mahinang sabi nga ni Hope kaya naman siniko nga siya ng mahina ni Faith. Nagkatingin na naman si Leo at Yen
nang marinig yun sa dalawa. Hindi na nga rin nagsalita pa si Yen, kaya nagsimula na nga silang kumain. Namasyal pa nga sila matapos kumain ng ice cream. At nang makauwi nga, ay pagod na nga sila, lalo na ang kambal na nakatulog nga sa biyahe. Hinatid nga ni Yen at Leo ang kambal sa kwarto nito para makapagpahinga nang maayos. Nakakain naman na rin sila sa labas kanina bago sila umuwi. Lumabas nga si Yen ang kwarto at nagulat nang makitang umiinom nga si Leo sa sala. Kumunot nga ng noo si Yen nang makita ang amo. "Sir, akala ko po matutulog na kayo," sabi nga ni Yen sa lalaki. Napalingon naman si Leo kay Yen nang marinig nga niya itong nagsalita. "I feel so bad about what happened earlier," sambit nga ni Leo. "Tungkol saan po?" "Maliit na bagay lang yon, pero nasasaktan ako dahil hindi ko man lang alam ang mga paborito ng anak ko pagdating sa pagkain," sabi nga ni Leo at uminom na nga sa kanyang baso na may lamang alak. Hindi naman nakapagsalita si Yen doon. Ramdam niya ang panghihinayang nga ni Leo sa nangyari kanina roon sa ice cream shop. "Siguro kung hindi ako masyadong nagpapakabisi sa trabaho, baka napagtuunan ko na ng pansin ng mga anak ko," dagdag pa nga ni Leo. "Hindi pa naman po huli ang lahat, sir. Pwede pa naman po kayong bumawi sa kambal eh. Nagawa niyo nga po kanina. Alam ko naman pong mahal na mahal niyo ang mga bata. Kaya nga po, gumawa po kayo ng paraan para hindi po muna isipin ang tungkol sa trabaho," sabi nga ni Yen sa kanyang amo. Napatingin naman si Leo kay Yen nang nasa kanyang tabi. Hindi alam ni Leo kung bakit pa magaan ang kanyang loob kay Yen. Pumibilis din ang tibok ng puso niya kapag nariyan si Yen sa kanyang tabi. "Thank you, Yen," sabi nga ni Leo kay Yen nang umiti nga sa kanya. Nagkatinginan nga ang dalawa at bumilis na naman ang tibok ng puso ni Yen dahil sa nangyaring yun. Pakiramdam niya, bumabagal nga ang oras kapag silang dalawa lang ni Leo ang magkasama. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakita na nga lamang ni Yen na magkalapit na nga ang mukha nila ni Leo. Akala ni Yen ay maglalapat nga nang tuluyan ang kanilang mga labi, pero parang natauhan nga si Leo dahil sumagi nga sa kanyang isipan ang kanyang nobya. "Leo, what the hell are you thinking? Paano na si Mila?" Sad nga ni Leo sa kanyang isipan na tagadamang lumayo kay Yen. Hindi naman alam ni Yen kung bakit parang dismayado pa nga siya sa nangyari. "I'm sorry about that," sad na nga lamang ni Leo kay Yen. Ngumiti naman si Yen sa amo at umiling. "Ah, wala po yun." Sad nga ni Yen at tumayo na. "Matutulog na po ako." Sad nga nito na sobrang nahihiya. "Gosh, Yen, ano ba yung nangyayari? Bawal, okay? My girlfriend si Sir Leo," sabi pa nga ni Yen sa kanyang isipan. "Itutulog ko na nga lamang to." Sa paglipas ng mga araw nila sa Japan ay mas lalo lamang naging malapit ang loob ng kambal kay Yen. Ganon din si Yen kay Faith at Hope. Masaya naman si Leo sa kanyang nakikita. Nararamdaman niya kasi ang pagmamahal ng mga anak niya kay Yen. Pero bukod pala kay Yen at sa mga kambal, may dalawa pa palang puso na nagkakalapit. At yun nga ang kay Yen at Leo. Kaya nga nang makabalik nga sila sa Pinas, masayang-masaya nga silang apat. Napagkamalan pa nga si Yen na ina ng kambal dahil sa closeness ni Yen sa mga bata. May mga pagkakataon na pagkakamalan pa nga siyang asawa ni Leo dahil unti-unti na nga rin nagiging komportable sa isa't isang dalawa. Imagine ang masungit niyang amo magiging komportable sa kanya. "Thank you for taking care of them, Yen," sabi pa nga ni Leo kay Yen. Nasa kwarto sila ng mga bata. Nakatulog na nga rin ang kambal dahil sa pagod sa biyahe. "Yun po ang trabaho ko, sir. Kaya hindi niyo po kailangan magpasalamat," sabi pa nga ni Yen sa amo. Napatingin nga si Leo sa kanyang mga anak na mahimbing na nga natutulog sa kani-kanilang mga kama. "I enjoyed our month in Japan," napalingon nga si Yen kay Leo nang sabihin yun ng lalaki. Ayan na naman ang mabilis na tibok ng puso ni Yen. Kaya siguro makita lang niya si Leo ay tinatraidor na nga siya ng puso niya. Hindi naman kasi pwede na magkagusto siya kay Leo. Alam ni Yen
na may girlfriend na nga si Leo kahit hindi nga pa niya nakikita yun. Masaya ang mga bata, kaya naman masaya rin ako. Sabi nga ni Yen. Napangiti pa nga si Leo sa kanyang narinig. Nakatingin lang sila sa kambal na mahimbing na natutulog. Kinabukasan nagluto nga si Yen ng paboritong ulam ng mga bata. Yung repolyo may kasamang harina at itlog. Nagluto rin siya ng okra na nilagyan ng crispy fry. Okra? Sabay na tanong nga ng kambal nang makita nga ang nilagay ni Yen sa mesa. Masarap yan. With the twist na okra yan, tikman nyo. Sabi pa nga ni Yen sa mga to. Wala na nga lamang nagawa ang kambal, kaya tinikman na nga lamang nila ang luto ni Yen. Napangiti si Yen nang makitang nasarapan na naman ang kambal sa kanyang luto. Hello everybody! Sabay silang napatingin sa nagsalita. Nagulat ang kambal at maging si Leo. Kumunot naman ang noon ni Yen sa pagtataka. Mila? Gulat nga na sabi ni Leo nang makitang babae. Hi babe! Sabi ni Mila at dumiretso na nga sa boyfriend at humalik doon. Mapaiwas ang tingin si Yen sa kanyang nakita. Hindi niya alam kasi parang may tumusok sa kanyang puso. Hi kids! Masayang bati naman ni Mila sa anak ng kanyang kasintahang si Leo. Hello po! Parang walang ganang saad ng kambal kay Mila. Hindi na nga yun pinansin ni Mila at nanatili na nga lamang sa tabi ni Leo. Akala ko next week ka pa uuwi, tanong nga ni Leo sa kasintahan. Surprise nga eh. At saka, hindi ka ba masaya na narito na ako ngayon? I've missed you babe, sabi ni Mila at yumakap pa nga kay Leo. Hindi na nga nagsalita ang kambal dahil ang dami-daming sinabi ni Mila. Napansin naman ni Yen na parang nawala ng gana ang kambal nang dumating ang girlfriend ng kanilang ama. Ano yan? Tanungan ni Mila nang makita ang ulam na nasa mesa. Nakataas pa nga ang kanyang kilay. Gulay po ma'am, sabi ni Yen. And who are you? Nakataas pa rin ang kilay na tanungan ni Mila. Ako pong nag-aalaga sa kambal. Magalang nasagot nga ni Yen kay Mila. Oh, bago na naman. Sa bagay, wala naman kasing nagtatagal sa mga batang to. Matatabil kasi ang mga dila eh. Mga pasaway. Natatawang sabi pa nga ni Mila, kaya naman napakunot ang noon niyan doon. Mila. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo babe. At saka isa pa, huwag kang ma-offend, ganito naman talaga ako magsalita, ba? Diba? Sabi ni Mila, confident pa nga sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Anyways, ilang araw ka ba rito? Hulaan ko 5 araw, baka nga hindi ka pa umabot ang 1 linggo. Natatawa na sabi nga ni Mila kay Yen. Ah, 5 buwan na po ako. Confident naman na saad ni Yen kay Mila. Nanlaki ang mata ni Mila sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay namali nga siya ng dinig. Ano? 5 buwan? Seriously? Gulat nga ng tanong ni Mila. Yes, 5 buwan na po si Ate Yen dito. Saad naman ni Hope. Napabaling naman si Mila kay Hope na umiti nga sa kanya. Pero mahahalata nga sa ngiti ng bata na nangaasa rito. 5 buwan, are you kidding me? Sigurado ka bang nagtagal ka sa mga batang to? Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Mila kay Yen. Napataas nga ang kilay ni Yen sabay ngumiti. Bakit naman po hindi? Mababait naman po ang mga bata. Hindi nakapagsalita si Mila dahil doon. Hindi siya makapaniwala na nagtagal nga si Yen sa paghahalaga nga ng kambal. Nagpaalam na nga muna si Mila kaya naman gumaan ang pakiramdam ng kambal nang makaalis si Mila. Sumunod naman si Leo at sinundan nga ang girlfriend. Niligpit na nga ni Leo ang pinagkainan nga ng mag-aama. Pagpasensyahan mo na yung si Mila iha. Talagang ganun lang talaga magsalita yun? Ewan ko ba kay Leo at bakit nagtitiis pa rin dyan kay Mila? Halata naman hindi gusto ng kambal ang kasintahan ng kanilang ama. At ganun din naman si Mila. Sabi nga ni Linda kay Yen. Napangiti na nga lamang si Yen. Okay lang po manang. Mahalata rin naman po na mahal ni Sir Leo si Mamili. Napabaling naman sa kanya si Jane na mukhang may gustong sabihin. Napailing na nga lamang si Yen sa kaibigan. Nagpaalam na nga muna si Linda sa dalawa
kaya naman naiwan nga silang dalawa sa kusina. Alam mo, matagal nang ganyan si Ma'am Mila, kaya nga siguro walang nagtatagal sa mga nag-aalaga kay Lafitte at Hope dahil sa kanya eh. Sabi nga ni Jane. Nagtatakang tanong naman ni Yen. Ha? Bakit naman? Alam mo, pakiramdam ko binabayaran niya para umalis ang mga yun. Pero mahirap magsumbong kay Sir Leo. Baka kasi kung ano pang sabihin eh tapos mawalan pa ako ng trabaho. Sabi nga ni Jane. Napaisip si Yen sa kanyang narinig mula sa kaibigan. Mommy! Sabay na sabi nga ng kambal. Nasa pool area nga rin sila at kumakain ng merienda kasama ang ama at kasintahan nito. OMG, finally, nasabi niyo rin yan sa akin. So, ibig sabihin ba nito pwede na talaga kaming ikasal ang daddy niyo? Nakangiting pag-feeling pa nga ni Mila sa kambal. Mommy Yen, come here po! Sabi pa nga ng kambal kaya nagulat si Yen na may dala pang merienda. Tumaas ang kilay ni Mila sa kanyang narinig. Si Leo naman ay napangiti na nga lamang sa sinabi ng kanyang mga anak. Pero agad ding nabawi nang mapagtanto nga ang nagawa. What the hell, Leo? Bakit numingiti ka riyan? Saad nga ni Leo sa kanyang sarili. Ito na, kain na po kayo. Sabi nga ni Yen at ilagyan na nga ng egg sandwich ang plato ni Hope at Faith. Mommy, eat ka rin po. Sabi ni Hope. Umuusok na talaga ang ilong ni Mila dahil sa galit pero pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Sorry twins, may gagawin pa kasi ako eh. Pagdadahilan na nga lamang ni Yen kaya napasimangot nga ang kambal doon. Nakita naman yun ni Leo kaya napatingin siya kay Yen. Sige na Yen, kumain ka na muna rito. Saad na nga lamang ni Leo. Nagulat naman si Yen ang marinig ngayon kay Leo at mas lalo lang nakaramdam ng inis si Mila. Dahil doon, masama na nga ang tingin niya kay Yen, pero hindi na nga lamang pinapansin ni Yen ang kanyang mga pagtingin. Yay! Thank you po, Daddy! Complete na po tayo, andito na rin po si Mommy Yen! Sabi naman ni Hope at mas lalong umiti. Mauna na ako, padabog na sabi na nga lamang ni Mila. Nag-appear naman ang kambal sa nasilayan at natawa pa. Twins, hindi yun maganda ha? Sad nga ni Yen. Eh kasi po, we don't like her for daddy, sabi ni Faith. Kahit na, hindi pa rin maganda yun. At siya kasi Ma'am Mila ang napili ng daddy niyo. At mahal siya ni Sir Leo. Dapat maging masaya kayo kasi masaya ang daddy niyo. Sabi naman ni Yen. Ikaw po ba? Love ka rin po ni daddy? Tanong nga ni Hope kay Yen. Nasamit na nga lamang si Yen sa naging tanong nga ni Hope sa kanya pero agad ding nakabawi. Iba ang pagmamahal niya sa pinapakita sa katulad ko at iba rin sa girlfriend niya. May care lang siya sa akin kasi ako ang nag-aalaga sa inyo. Kay Ma'am Mila naman, yun ang pagmamahal niya bilang isang kasintahan. Paliwanag nga ni Yen sa kambal kahit alam niyang medyo nalilito pa nga ang mga to. Pero gusto po namin, ikaw ang mommy namin. Sabi naman ni Faith. Parang natunaw ang puso ni Yen sa kanyang narinig mula kay Faith. Halina nga kayo, payakap ako. Hinaplos ni Yen ang buhok ng kambal at hinalikan ng mga to. Samantalang galit naman si Mila nang makarating na nga sila sa gate ng mansyon ni Leo. Mila, mag-usap muna tayo. Alam mo walang patutunguhan to eh. Dalawang taon na tayo, Leo. Pero bakit hanggang ngayon ayaw pa rin sa akin ng mga anak mo? Kay Yen, gustong gusto nila, di ba? Halos 6 na buwan lang akong nawala tapos pagdating ko, may kaagaw na ako? Walang kaagaw. Mila, sad naman ni Leo. Sa mga bata meron, we both know na gustong gusto ng kambal si Yen. Kulang na nga lang, kayong magpakasali. Hindi naman nakapagsalita si Leo doon. Ilang saglit nga lang silang nanatiling nakatayo bago nakapagdesisyon nga si Mila na umalis. Mag-usap na lang tayo kapag okay na tayong dalawa, ani ni Mila. Wala nang nagawa pa si Leo, kundi ang tignan na nga lamang sasakyan ni Mila na umalis. Ilang araw ni hindi nagpakita to kay Leo. Isang araw nga, Yen, ikaw na munang maghatid itong kape kay Leo. Sabi nga ni Linda nang makita si Yen. Sige po. Pumasok na nga si Yen sa kwarto ni Leo at nakitang wala naman ang amo ron. Kumunot ang kanyang noo. Ang sabi naman ni Linda
Naghihintay nga si Leo sa kanyang kape. Nilapag nga ni Yen ang kape sa mesa. Sakto namang lumabas nga si Leo sa banyo na tanging tuwalya lang ang suot. Nanlaki ang mata ni Yen sa kanyang nakita at kaagad ngang napapikit. Ano ba naman yan, Yen? Ano bang ginagawa mo? Bakit kasi hindi ako naghintay na nga lamang muna sa labas? Sad nga niya sa sarili. Pwede ka nang magmulat ang mata. Sabi nga ni Leo kay Yen, kaya naman nagmulat na nga ng mata si Yen at nakitang may suot nga ng t-shirt ang lalaki. Pero nanatili nga ang tuwalya sa pang-ibaba nga nito. Ito na po yung kape niya, sir. Sabi na nga lamang ni Yen kay Leo. Aalis nga sana siya pero bumaling ulit siya kay Leo. Pasensya na nga po pala sa nangyari sa inyo ni Ma'am Mila. Kung gusto niyo po mag-explain ako sa kanya. Paghingi ng paumanhin ni Yen kay Leo. Wala ka naman kasalanan. You don't need to say sorry tsaka mag-explain. Kasi po, dahil sa akin kaya hindi na po kayo nag-uusap ni Ma'am Mila. Gusto ko lang pong humingi ng sorry, wala po kong intensyon na manira ng... Wala yun, Yen. Magaan naman talaga ang loob sa'yo ng mga anak ko. Kaya ganun na lang din ang reaksyon ni Mila. Pero wala ka namang kasalanan. Masaya rin ako na gustong gusto ka ng mga anak ko. At salamat sa pag-aalaga sa kanila. Sabi pa nga ni Leo, magsasalita na nga sana si Yen sa sinabi ni Leo sa kanya nang biglang may pumasok nga at bumungad nga si Mila. Babe, I'm sorry about what happened. Di tayo? Nakangiting sabi pa nga ni Mila kay Leo. Napabaling naman si Mila kay Yen na hindi niya napansin nang siya ay pumasok. Oh, you're here pala. Maarteng sad nga ni Mila kay Yen. Sige, magbibihis lang ako. Sabi na nga lamang ni Leo sa girlfriend niya. Sakalang napansin ni Mila, nakakaligo lang pala ni Leo. May kung ano tuloy siyang naisip dahil nadatnan nga niyang magkasama sa Leon at Leo. Alabas na po ako, sir. Thank you ulit, Yen. Nakangiting sabi nga ni Leo. Tuluyan na ngang lumabas si Yen sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso at parang ngang nagsiselo sa dalawa. Matapos ng araw na yon, napansin ni Yen na maayos na nga ulit si Mila at Leo. Kapansin-pansin din ang pagiging masaya ni Mila. Lumabas nga sila Mila, Leo at Kambal. Naiwan naman si Yen sa mansyon kasama nila Jane. Gustong-gusto ng Kambal na makasama si Yen pero sinabihan naman ni Yen ang mga bata na sila na nga lang muna para makabag-bonding naman sila. Masayang-masaya ang mga bata kapag nandyan ka, sabi nga ni Jane kay Yen. Masaya rin naman ako eh kapag nakakasama ko sila. Saad naman ni Yen. Eh si Sir Leo, biglang sabi naman ni Jane, napailing si Yen sa kanyang narinig mula sa kaibigan. Ano ka ba? Yan ka na naman. Saad na nga lamang ni Yen. Magsasalita na nga sana si Jane nang makarinig nga sila ng busina ng sasakyan sa labas. Makabalik na nga sila Leo at ang Kambal. Kaya lang nagtataka naman sila Yen dahil bakit ang bilis na makabalik ng mga to. May problema po ba? Bakit ang bilis yung nakabalik? Nagtatakang tanong nga ni Yen nang salubungin sila Leo. Talaga? Dahil baka tumakas ka? Mabuti na lamang at nabutan ka namin. Sabi nga ni Mila kay Yen na naguguluhan nga. Ha? Bakit po? Nagtatakang tanong nga ni Yen pati nga si Jane na kanyang katabi ay nagtaka rin. Nawawala kasi ang kwintas ni Mila kaya kami bumalik. At alam kong ikaw ang kumuha nun. Mataray na saad pa nga ni Mila kaya naman nagulat si Jane at Yen sa narinig. Po? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Umiling si Yen kay Mila. Stop denying it. Huling-huli ka na. Peter, i-check niyo ang kwarto ni Jane. Utos pa nga ni Mila kila Peter. Kaya naman sabay-sabay na nga lamang sila na pumunta nga sa kwarto nila Yen at Jane. Naiiyak na nga si Jane dahil hindi nga niya nakala na mapapagbintangan nga siya sa pagnanakaw na never naman niyang ginawa o naplanong gawin. Nakahawak naman sa kamay ni Yen ang Kambal na ayaw ding maniwala sa pagbibintang nga ni Mila. Ito po ba, ma'am Mila? Tanong nga ni Peter kay Mila. Nanlaki naman kunwari ang mata ni Mila at si Yen na nagulat din kung bakit napunta sa lagayan ng kanyang damit ang kwintas ni Mila na mukhang sobrang mamahalin. Yan nga, magnanakaw ka?
Una pa lang talaga kitang nakita, alam ko na talaga na may binabalak ka. Na may iba kang agenda. Walang iya ka, kaya siguro gustong gusto mong mapalapit sa kambal. Galit na sabi ni Mila at sinugod nga si Yen na umiiling-iling sa kanya. Hindi po, hindi ko po alam kung bakit napunta po sa damitan ko yung kwintas niyo. Naluluhan na nga na sabi ni Yen kay Mila. Natawa naman si Mila sa kanyang narinig mula kay Yen. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Huling-huli ka na. Tumatanggi ka pa? Sabi ni Mila. Ligpitin mo na ang gamit mo, Yen. Ayoko nang makita ang nakatira ka pa dito. Imbes na magsalita si Yen, mas lalo nga siyang napaluha. No, Mami Yen! Huwag ka pong umalis! Umiiyak pa nga na sabi ni Faith kay Yen. Nag-promise ka po sa amin na hindi mo po kami iiwan, diba? Bakit ka po alis ngayon? Ayoko po naming umalis. Sasama po kami sa inyo. Humihigbing sad pa nga nila Hope at Faith. Hindi na nga nagsalita pa si Yen at tinayos na nga lamang ang kanyang mga gamit. Si Jean naman ay umiiyak na nga rin, ganun din si Marang Linda. Kinuha nga nila yung mga anak para hindi na nga mapigilan ang pag-alis ni Yen. Nang mawala nga si Yen sa mansyon, parang nawalan nga nang sayang mga nakatira doon. Si Mila lang atang nanatiling masaya dahil wala si Yen. Twins, mamasyal tayo sa mamamaya. Pangaalo nga ni Leo sa kanyang mga anak. Ayoko po, masama po pakiramdam ko, sabi ni Faith. Bakit? Gusto mo ba pumunta tayo ng ospital? Wag na po, gusto ko lang pong matulog ngayon. Ako rin po, Dad. Sabi naman ni Hope at sumunod nga sa kanyang kakambal. Nagkatinginan nga sila Jane at Marang Linda dahil sa inasta ng kambal. Halatang miss na nga nila si Yen. Manang, sa tingin mo mali ang ginawa ko? Tanong pa nga ni Leo. Hindi ko naman po sinasabing mali ang pagpapalis nyo kay Yen. Siguro po, dapat hindi ka na lang po muna nagpadalos-talos sa naging desisyon mo. O kaya naman nag-usap po muna kayo. Kinausap niyo po ng masinsinan si Yen. Sad naman ni Linda. Hindi na nga nakapagsalita pa si Leo nang marinig nga ito mula kay Manang Linda. Hindi naman po sa nakikisaw-saw ako, sir. Gusto ko lang din pong sabihin na magkasama po kami ni Yen noon at wala naman po akong napansin na kakaiba sa kanya eh. Isa pa, halos isang taon na rin po siya nakasama natin dito sa mansyon. Masasabi ko pong mabait si Yen at hindi niya po magagawa yung binibintang ni Ma'am Mila. Saad na nga ni Jane. Hindi na nga pinigilan ni Linda si Jane na magsalita dahil alam naman niya na mabuti ang loob ni Yen at hinding-hindi nga yun magagawa ng babae. May number ba kayo ni Yen? Tanong nga ni Leo. Nagkatinginan nga lang sinama ng Linda at Jane na palihim na napangiti. Tapos ibinigay nga kay Leo ang numero. Nay, sabi ko naman po sa inyo, ako na pong gagawa niyan. Sabi nga ni Yen sa kanyang ina. Nang mapaalis nga si Yen sa mansyon, kumuha nga sila ng apartment gamit ang perang naipon ni Yen sa kanyang pagtatrabaho. Nakabayad na nga rin naman sila sa kanilang mga utang kaya medyo nakakaluwag-luwag na nga sila. Ako na anak, wala naman akong ginagawa eh. Sabi nga ni Gemma at nagpatuloy nga sa pagluluto ng ulam. Karawan kasi ni Yen, kaya naman may kaunting pagsasalo. Si Francis naman ay lumabas nga saglit dahil may sinundong bisita. Parating na sila. Mahinang sabi ni Gemma, kaya naman kumunot ang noon ni Yen sa kanyang narinig. Ha? Sino po, Nay? Nagtatakang tanong nga ni Yen. Sila Francis saka mga kaibigan niya. Saad na nga lamang ni Gemma sa kanyang anak. Sabay pa nga silang napatingin sa labas nang makarinig nga ng sasakyan. Mayayaman ba ang kaibigan ni Francis, Nay? Nakakahiya naman ata dahil kaunti lang yung handa natin. Sabi pa nga ni Yen, sa inatapos lumabas na nga sila para salubungin ang mga bisita. Anong nakakahiya? Pinaghirapan mo kaya ito para makapaghanda ka lang, tapos mahihiya ka riyan? Turan nga ni Gemma sa kanyang anak. Mommy! Nagulat nga siya nang marinig nga ang boses ng kambal at nang mapalingon nga ay nakita nga niya sila Hope at Faith. Nasa likuran sila, Peter,
na may mga dalang pagkain. Faith, Hope, anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Yen sa kambal pero agad ding lumapit nga sa mangito at niyakap ang dalawa. We miss you, Mommy! Sabi nga ni Hope kay Yen. Na-miss ko rin kayo. Sabi naman ni Yen habang nakayakap nga sa dalawa. Pinakilala naman ni Yen ang kambal kay Gemma. Masaya naman si Yen dahil nakasundo ka agad ng kambal ang kanyang ina. Napatingin si Yen kay Leo. Nagtataka pa rin kung bakit biglang sumulpot si na Leo sa kanilang bahay. Happy birthday. Tila masuyong saad nga ni Leo kay Yen. Ah, salamat sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Leo na lang. Also, I just want to say sorry about what happened. Nagpadalos-dalos ako kaya naman bigla ka nalang umalis. Pasensya na. Inamin din naman sa akin ni Mila na ginawa niyang lahat ng yun dahil gusto niyang mawala ka sa mansyon. Kaya naman galit na galit ako sa kanya. Nahuli ko rin siya na sinisigawan ng mga bata. Ayoko naman na ganung klase ng babaeng makasama ko na magpalaki sa mga anak ko. Kaya hiniwalayan ko na siya. Tagtag pa nga ni Leo habang nakatingin kay Yen. Hindi alam ni Yen ang isasagot sa kanya sa nalaman. Alam naman talaga niya na wala naman siyang kasalanan pero nagulat pa rin siya sa mga nagawa ni Mila. Kaya gusto ko sana na bumalik ka sa mansyon. Namimiss ka na ng mga bata. Sinserong sabi pa nga ni Leo kay Yen. Sabay sabi pa nga nito at namimiss rin kita. Nanlaki ang mata ni Yen sa sunod na sinabi nga ni Leo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-amin ni Leo sa kanya. Namumula ang kanyang pisngi dahil doon. Alam kong masyadong mabilis pero simula nang umalis ka sa mansyon, doon ko mas na-realize ang nararamdaman ko para sa iyo, Yen. Kapag nakikita ko masayang mga bata, nagpapasalamat ako sa iyo dahil isa ka sa mga naging dahilan kung bakit nakakaramdam sila ng ganoon. Hindi ako perpekto ng ama, pero mahal na mahal ko ang mga anak ko. At malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil dumating ka sa buhay namin. Sad pa nga ni Leo. Hindi na nga napigilan pa niya ng kanyang luha nang marinig ang mga sinabi sa kanya ni Leo. Mahal kita, Yen. At ikaw ang hinihiling kong makasama habang buhay, kasama ang mga bata. Sabi pa nga nito. Mahal din kita, Leo. Umiiyak nga na sabi ni Yen. Nakisali na nga rin ang kambal nang marinig ang naging sagot nga ni Yen sa kanilang ama. Nagsaya sila sa kaarawan ni Yen. Magkakasama silang nagsalo-salo sa pagkain niluto ni Leon at ang dalang pagkain ni Leo. Dumating nga rin si Jane at Manang Linda, pati na nga rin ang mga kapitbahay ni Leon na nakisalo na rin. Nakabalik nga si Yen sa mansyon ni Leo, hindi bilang katulong kundi bilang misis na nga ni Leo at ina ng kambal. Nagdilang ang hela ko, diba? Nakangiting sabi pa nga ni Jane kay Yen. Sabi ko na sa iyo eh, makakasama ka na nila Sir Leo dito habang buhay. O diba, bigla ka pang pinakasalan, tapos ngayon magkakababy na rin kayo. Tuwang-tuwa pa nga nasabi ni Jane. Diyos ko po, pumuputok na ata ang panubigan ni Yen. Sigaw nga ni Manang Linda, kaya naman dali-daling lumapit si Leo sa kanila at binuhat nga si Yen para makapunta sa ospital. Ligtas namang nanganak si Yen, at mas naging masaya silang lahat nang malawang triplets ang niluwal ni Yen. I love you. Malambing na sambik nga ni Leo sa asawa at hinalikan nito. I love you more, mahal ko. Sabi ni Yen sa asawa at ngumiti. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nakangiti ring saad nga ni Leo sa kanyang asawa. Masaya nilang ipinagdiwang ang pagdating ni Yen at ng triplets sa mansyon. Natagpuan nga ni Yen at Leo ang isa't isa na hindi inaasahang pagkakataon at nagpapasalamat sila na nagtagpo ang landas nila. Ngayon masayang namumuhay nga si Yen at Leo kasama ang kanilang limang anak. Ang pagmamahal na binuo at pinag-isa ay bumuo ng munting pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Leo at Yen. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emily Borac, Jen Jen,
Presbyteros Rose, Jesusa, Chris Delmo TV, Kidimtes, Melds, Fenavares, Ana Jean Patalita, Imelda Fortesa, Imelda Bordolaza, Sandra, Maria Concepcion, Geraldine De Jesus, De Jessica Rose, Gisa De Hino, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay.